Hello guys, welcome back to my channel, Alfred ESP Expo. So, maiba po tayo ngayon, gadgets, ika nga. Lumabas na po yung iPhone 12. So, ito pong nasa box na to is iPhone 12 Pro. Ito po yung 6.1 inches. So, pinahiram lang po ito sa akin ng tropa para i-feature sa video ko, sa YouTube channel ko. So, ito na po guys, para ho sa inyo. Tingnan natin ho. What's the hype? Okay? Ayan po siya. So, yung kulay. So, maganda yung kulay. Type ko tong ganitong kulay. So, ito yung tiyatawag niya ng blue. Camera niya. Okay. So, ang nipis po nung box. Yung una ko napansin kasi wala po itong kasamang charger. So, dahil po sa initiative ng iPhone na green initiative, so reuse your charger main adapter. So, kaya po ganyan. So, okay. Okay. Ito po, ang kasama niya lang is yung lightning cable. Ito po. Kaya ito po yung para po to sa mga dating owner ng iPhone na siguro ano po yung may mga lightning charger. Siguro mula iPhone 10. Pataas, iPhone 9. I'm not so sure, pero yun lang pong model na yun. So, ito lang po yung kasama niya. Tingnan natin, mas maliit na po. Dati malaki to eh. Yun po, yung pin para sa SIM. And then, that's it. Wala na po masyadong nakalagay. Ayan lang po. So, tingnan natin yung look. Buksan natin. So, ang makikita nyo po, yan, 6.1 inches po yan. So, binalik nila yung dating style nung ano, iPhone 5. So, gustong gusto ko yung style na yun kasi hindi siya madulas sa kamay. So, ito talaga nag-grip mo. Mas gusto ko po yung model na yun. So, yan po. Parang iPhone 5 po na mas malaki. Okay. So, buksan natin. Ayan. Try lang natin siya. Ito po yata yung tinatawag nilang metallic blue. Bukas na ba? Okay, bukas na po. Activated na po siya. Wala pa po siyang SIM card. So, let's carry on. Ito po yung tinatawag nilang Pacific Blue na kulay. Pacific Blue. So, itong particular model na to, ito po yung pinakamababang memory po, pero hindi na po siya mababa sa standard niya yun, siguro. Sa standard niya, pinakamababa, pero hindi na po siya mababa. Okay na po rin siya. Kasi ito po yung 128 GB. So, this is the cheapest model for the iPhone 12 Pro. Ano po ba yung mga features niya? Ano po ba yung mga nabago? Tingnan po natin dito sa general about. So, software version 14.1. So, kung meron po kayong iPhone 10 pataas,
Siguro po kaya niya mag-carry ng software version ng 14.1. So model name, kita niyo po iPhone 12 Pro. So wala pa akong nakalagay. So 128 GB memory capacity. So ang available is 114. Dahil nga po may mga apps na to sa loob, so nagamit niyo na po yung ibang memory to. So open line po siya, no SIM restriction. So ano bang mga specs nito? So ang sabi po ng Apple, ano po bang pinagkaiba nito sa iPhone 11 Pro? Okay? So kumpara po natin. So ang iPhone 11 Pro po is 5.8 inches. So ito po yung mas malaki ng konti, 6.1. So parehas lang po silang Super Retina XDR display. Yung iPhone 11 Pro po 4G lang. So ito po ready for 5G na to. Then parehas po silang may ultra wide sa camera, ultra wide photo. Pero ito po may Dolby Vision HDR video recording na po. And parehas po sila ng optical zoom range, 4 times po. So may tinatawag na po itong iPhone 12 Pro na LiDAR scanner for night mode portraits. So mas mabilis po siya mag-focus kapag low light. Pag nakuha kayo ng picture, low light o video, mas mabilis po kayo makapag-focus. So yung chipset po nito mas mabilis. So yung lumang model po is A13 Bionic chip. Ito po yung A14 na. Sa ngayon, yung A14 po yung pinakamabilis na chip sa lahat ng smartphone sa ngayon po. Ewan ko lang kung sa ibang model kung maglalabas sila. So yung battery life po sa video playback, mas panalo ng isang oras yung 11 Pro kasi yun ay 18 hours, ito po ay 17 hours lang. Dahil nga ho siguro sa bago niyang chip na mas mabilis po, siguro mas kumakain ng baterya yun. So parehas pa rin po, may face app din. Ang mangyari. Okay. So ayan po. Kita nyo. Ayan. Video. May zoom. May zoom out. May zoom in. Normal. So slow-mo. Time-lapse picture, slow-mo, video, photo, portrait, pano. Portrait po, maganda ko yan. Pag alipon nakuha ng low light, pwede nyo piliin. Meron din po yung iPhone 11 ito. Pero mas malinaw nga daw po siya kung sa madilim. Okay. Ano pa ba? So halos okay lang. Nakita nyo po. Naglaruan ko na para sa inyo. Kung gusto nyo makita to sa in person sa mga shop. Ayan. Po. Night. Bilis din ang reaction. Flashlight. Naon ko ba? Hindi. Ram, flashlight. Ayan po. Ano natin yung flashlight. Ayan.
Okay po. So, water resistant po siya. 6 meter. So, mas... Pero, I dare you kung isama nyo to sa pagligo nyo. Hindi ko lang sure. Nasa inyo po yan. So, mas malalim po siya kaysa iPhone 11 Pro. Yung iPhone 11 Pro, 4 meters lang. So, hanggang 30 minutes. So, kung ibababad nyo siya na sa tubig more than 30 minutes, may mangyayari na po sa phone nyo. Kaya ingat-ingat din. So, ito po ay 6 meters po for 30 minutes depth. For 30 minutes po. So, ito, may ceramic shield protection na po yung kanyang screen. So, sabi ng Apple, 4 times better drop performance at stainless steel po yung kanyang case. Surgical stainless steel, surgical grade po. Ibig sabihin po yung stainless na ginagamit, stainless steel po na ginagamit sa mga hospital pang surgery, kumbaga. So, compatible with MagSafe accessories and wireless chargers po. Ito. Okay. So, sa display naman, Super Retina XDR display, 6.1, all screen OLED, HDR. So, 2532 by 1170 pixel resolution at 460 ppi, 2,000,000:1 contrast ratio po, true tone display, wide color display, P3 haptic touch, 800 nits max brightness, so 1200 nits max brightness HDR. So ang pinagkaiba niya lang po sa iPhone 11 Pro is yung pixel resolution. Mas mataas po siya ng 100. Okay? At saka syempre yung display, mas malaki po siya ng konti. Ng 1 inch 0.9. Okay? Oo. Ganun po. Ayan. So, sa camera naman. So, sa camera. Ito ating camera. Ayan. So, sa camera, sabi niya, ultra-wide aperture. Wide is 1.6. Yung telephoto is 2.0. May night mode, may deep view siya, may Apple Pro RAW, dual optic optical image stabilization. Katulad din po ng iPhone 11 Pro, pares lang sila. So, ang pinagkaiba lang po ng nito sa iPhone 11 Pro is ito po ay smart HDR3 for photos. HDR3 for photos. So, siguro mas malinaw. Tapos night mode portraits. Mas maganda po siya sa night mode. Okay? Tsaka meron po siyang Apple Pro RAW. So, tingnan natin nasaan ba yung Apple Pro RAW na yun. Hindi ko po makita. Standard po yung pag yung bago, standard po na makita niyo ito. Yung display na nandito po. So, yung mga ibang... may translator na siya. Automatic. Not now. So, English to Tagalog. Palitan natin. Tagalog. Okay, walang Tagalog. Hanggang ano lang. Arabic, Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish. Siguro meron din to soon. Kailangan lang i-download. So try nga natin.
sa German. Good morning. Ay. Ano sa German ang good morning? Go. Wala pala akong data. Hindi nakakabit sa data. Teka lang. Kabit natin sa data. Setting. Kabit mo na sa wifi para makita natin yung picture. Tagal mag-connect. Ay, kaya pala, wrong password. Ulit. So, habang nagko-connect po sa wifi, tingnan natin yung video recording niya. So, compare po sa iPhone 11 Pro, may HDR video recording with Dolby Vision na po ito. Up to 60 FPS. And night mode, time lapse. Ayun lang po yung pinagkaiba niyang dalawa. Front camera for selfie. Mostly the same. Ang pinagkaiba lang po is HDR video recording na rin po. With Dolby Vision up to 30 FPS, may night mode and deep fusion po. Ito yun po yung na-upgrade sa iPhone 12 Pro. Ba't ayaw makunin? So, yun lang po yung picture niya. So, sa akin, aesthetically, ang pinaka gusto ko po dito yung aesthetic. Mas type ko yung ganitong shape. Mas madali po siya hawakan yun po. So, normally, lalagay nyo naman po ng casing to. Pero, kung wala po kayong casing, mas okay po siya hawakan. Okay. Tsaka, siyempre, yung video niya, mas mabilis compared to others. So guys, yun lang po ang picture nito. Wait lang po ha. May casing tong kasama eh. Ayan po. So, lagay ko na yung casing. Para ma. Hindi na masyadong ano. Ayan. Para pagbalik ko rin sa pinaghiraman ko eh. Matuwa-tuwa ng konti. So, may cleaning kit po ang kasama yung casing. Ayos ha. Ayan po yung casing niya. Clear po. Ito natin yung clean kit. Wala. Paano gamitin ito? Ah, sticker lang pala. Ito pa. So, let's clean it up first. Bago natin ilagay yung case. Ayan po siya. Wet wipes lang po yan. So, siyempre. Wet wipes lang. Linis-linis. So, okay. So, lagay natin. Ayan. Mali. Lang.
XOS po. Eh, malamang. Cancel. Hindi po natin malagay. Medyo matigas. Listo. Hindi ko malagay yung casing, ah. Okay. Ito lang pa. Okay. Ano to pala? Wait lang. Okay ko muna siya. Yan po, mali po yung aking. Yan po muna, lagay ko muna pala yung side. Yan, pwede ko na punasan uli. Lindak pala. Pira. Sa ako po siya ilalagay sa akin. Yung pinaka gel casing. Hirap nung hindi nagbabasa ng instruction. So ayan na po tura niya. So yun lang po guys, salamat po sa panonood. I hope you enjoy the video. Subscribe, like, comment lang po. Thank you guys, see you soon. Take care, bye bye.